Hello mga kalasa, welcome back to my channel. Ngayong araw magluluto tayo ng aking version na pata estupado. O bago natin impisahan, mag-subscribe ka muna sa aking channel at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Umpisahan na natin. Gagawa muna tayo ng sauce para sa i-marinate natin sa ating pata. Mayroon tayong toyo, suka, brown sugar 2 tablespoon, isang buong bawang dinikdik ko, kisinama ko na yung balat, 1 teaspoon na paminta at saka 3 perasong dahon ng laurel na putol-putulin muna natin at saka isang buong sibuyas na hiniwa ko lang ng maliliit. Haluin natin hanggang sa matunaw ang asukal. Ito yung ating pata. Isang buong pata yan. Hiniwa na. Pinahiwa ko na lang. Ilagay natin siya sa plastic. O kaya kung ano man ang container nyo. Kasi ako, yan ang ginagamit ko, plastic. Kasi pagka sa mga plastic container kasi, sa baba, pagka nilagay mo na sa chiller, sa baba lang yung sauce. So, ang baba lang ang nalagyan ng sauce. Unlike kung itong plastic ang lalagyan mo, buo lahat talaga malalagyan. At saka siguraduhin mo yung plastic mo walang hangin. Tanggalan mo talaga siya ng hangin bago mo siya itali. Tapos ilagay lang sa chiller ng overnight. Oh, ganyan yan. Oo, lahat talaga ma-saturate talaga ng sauce. Tapos, ayan, pisilin mo siya ng tudo para matanggal talaga yung hangin. Oh, ganyan yan, yan, ganyan. Tapos, saka mo siya ibuhol. Ibuhol mo ng na hindi talaga siyang hindi makapasok yung hangin. Na wala talaga siyang hangin. Higpitan talaga. Oh, ayan, ganyan yan. Oh, tingnan mo. Talagang asap talaga lahat ang sauce niya sa lahat na karne. Oh, ayan, ganyan. Oh, ang ganda, 'di ba? Oh. Oh, ilagay lang 'yan sa chiller ng overnight para manuot lahat na sauce niya sa karne. Oh, ito na 'yung ating binabad na karne na pata. Tanggalin na lang yan natin at saka hihiwalay yon ang mga binabad nating spices niya, yung mga bawang, sibuyas. Tatanggalin yan siya para pag nagprito ka hindi yan agad nasusunog kasi madali masunog yan eh. Ipa-pan fry natin yan. Bago natin i-pan fry yung ating pata, pipritohin muna natin yung saba. Dahil yung estupado, may talagang may saba yan na pinirito. Kaya pipritohin muna natin ito. Pipritohin lang natin yan ng hanggang sa mag-golden brown. Pagkatapos, isit aside muna. Ito na mga kalasa, ipa-pan fry na natin yung pata natin. Ay,
Ayan mga kalasa, bulubalikarin natin yung karne hangga para hindi siya masunog. Kasi kung hindi, hayaan mo lang yan. O, tingnan mo yun. Madali kasi masunog dahil doon sa sauce na binabad natin. Sa toyo niya, saka asukal. Kaya kailangan laging binabaliktad. Ayan mga kalasa, ituloy lang sa pagbulubaliktad kasi kailangan talaga bantayan yan. Hindi pwedeng hindi bantayan kasi masusunog siya. Pagkatapos natin ito sa first batch, ituloy na lang ang pag-pan fry sa natitira pang pata. Ito na mga kalasa, magigisa na tayo. Ito yung sinala ko na spices doon na binabad natin kanina sa pata. Sinala ko siya, saka ito na rin ang ginisa ko. Kasi sayang din siya na para hindi siya matapon. At the same time, ito yung sauce na binabad din natin doon. Ilagay na rin natin at saka pakuluan. Kuluan muna natin bago natin yan ilagay ang pata. Ayan, ilagay na natin yung pata isa-isa para mapapalambutin na rin. Magdagdag tayo ng tubig. Gradually lang, konti-konti lang muna ang paglagay para hindi naman masubrahan, mabigla, maraming tubig kasi ang ano natin dito, palalambutin siya. Ngayon, pag malambot na, okay na yun. Hindi na kailangan ng marami pang tubig. So, kagaya nito, oh, malambot na siya. Konti na lang. Hindi na gaano. Tamang tama na lang yung tira niyang tubig sa pagpapalambot sa karni. Haluin lang ng bahagya para hindi naman yung madurog yung karni natin. Para lang hindi dumikit sa baba o hindi masunog yung ilalim. Sa puntong ito, magdagdag na tayo ng isang cup na pineapple juice at hayaan lang din ulit pumulo at haluin lang ng padahan-dahan. At mga kalasa, titingnan na natin kung malambot na yung karne natin. Ayan, medyo malambot na siya. Pag natutusok na siya ng tinidor, ibig sabihin, malambot na. Oh, ayan, ang ganda na yun. Oh. Itutuyuin na lang natin yung sabaw o yung sauce niya. Takpan muna natin muli. Para matuyo lang siya. Ayan ang mga kalasa. Malapot na yung sabaw niya. Siguradong malasang malasa na ito. At saka ilagay na natin yung ating pineapple chunk. Pahaluin lang ng bahagya para hindi madurog yung karni. Sa puntong ito mga kalasa, ilagay na natin yung ating piniritong saba at ihalo lang ng bahagya. Ito na mga kalasa, ready to serve na ang ating istupadong pata.
Mga kalasa, presenting ang ating estupadong pata. At kung nagustuhan niyo po ang videong ito, please like na lang at pakishare sa inyong mga friend. Maraming maraming salamat sa panunood. Bye-bye!